that takes two to answer that question. How do I think? Siguro I had my husband at the right time, and he had me at the right time also, and we just really click. That takes two to answer that question. I had my husband at the right time, and he had me at the right time also, and we just really click. Paano ko ba i-explain? Hindi pa kami nag-aaway. So seryosong tanong. Hindi pa kami nag-aaway to the point na nag-walk out or like iyakan or what. Puro tawanan lang. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero sobrang swak lang na swak yung ugali namin dalawa. And importante talaga yung you have time for each other. No matter kung gaano man ka-busy yung work mo, you have to have time. And you have to respect yourself, and you respect your husband. So importante, when you respect yourself, you respect people around you also. Wow! Bye! Very good. Di kasi ang daming mga temptasyon, ang daming mga bago ngayon, mga bagay-bagay, but pag nirerespeto mo yung sarili mo, kahit sa kaibigan, kahit sa business, kahit sa marriage, matiwasay yung buhay mo. Tanda ko na. Wala kayong generation gap? Wala kayong generation gap? Wala. Actually, mas matanda ako sa kanya. Ako, natutulog na ako alas 8 ng gabi. So, magpapanggap, manonood kami ng TV, tapos magpapanggap ako, hala, grabe, ano nangyari? Tapos may ako yung umuwi ng maaga, ako yung gumigising ng maaga, ako yung ayaw lumabas ng bahay, siya yung lakotsero, siya yung maya-maya, tara, let's do this, let's do that. Which I truly appreciate, kasi if wala siya, I would be just there, like a wallpaper. So, yeah. A happy wife is a beautiful wife. Yeah, a happy wife is a happy life for him. Ikaw, babe, what's the secret of our marriage? Good timing. And luck. A lot of luck. You can work on it as much as you want. But we still need luck at the end of the day. Yeah. That's it. Swerte lang kita. Ang cheesy ng araw na ito. Magazine na nakita mo, ha? Nakita niya kasi ako sa isang cover ng magazine, eh. And then, pinahanap niya ako. And then, talagang benta ko na. Tapos, nagtumawag siya. Akala ko nagbibenta ng insurance kasi puro English. Eh, yun pala. Yun na yung magiging asawa ko. Yun. My daughter is 6 years old. Aware siya na actress yung mga. Yeah, aware siya. Kahapon so, nasa bahay ako, natutulog ako. Pahinga ako kasi galing akong taping the other day. And then, sabi niya, Mami, I wanna go to the park. Sige, sige. Pagbalik niya, sabi niya, Mama, may surprise ako sa'yo. Surprise! Lumabas ka. I was like, ayoko lumabas kasi pagod ako. Di pa ako nakaligo. Wala akong ayos. Sabi niya, lumabas ka ng bahay. Paglabas ko, tinawag niya lahat ng mga kasimbahay. Tinawag niya, sabi niya, Mama ko yan. Oh my God! Lahat ng mga kasimbahay ng mga neighbors ko nandun sa harap ng bahay namin. So, nanonood ng The Fake Life. Yes, nanonood ng The Fake Life, mga kadalang ginto, Pusong Likaw, I mean, lahat kung ewan ng mga shows ko dati. So, yeah, she's very proud for her to do that. Sabi ko sa kanya, Baba, okay lang naman, next time, sabihan mo ko para nakapagpasudlay man lang ako, or like a toothbrush, or ano ba. Yung paglabas ko na, hala, ginoo ko, isa barangay. Hindi ko naman toothbrush. Oo, tapos wala pa akong suot na maayos na damit. Baka sa pati sa teacher niya, or sa classmates niya. Proud, pinagmamalaki rin niya na ikaw yung mom niya. Yan, sobra. And nakakatuwa kasi syempre, yun naman yung gusto natin sa mga anak natin na maging proud din sila sa atin. At the same time, proud din tayo sa kanila. So,
I'm happy na when every time I see my daughter and she does things for me and she looks at me in a loving way, parang I did something right in this world. So thankful ako. Mas gusto mo private? Tumatahimik lang. Mas gusto mo private lang siya talaga? Well, ano naman, gusto niya mag-artista. Okay. Gusto naman niya. Tapos sabi ko sa kanya, kung kukunin ka lang, ayoko naman yung mag... Presenta mo. Oo, no, ipresenta ko. Ayoko rin na yung ako magdadala sa kanya. Kung kukunin siya, why not? And she did a few commercials already before. Yeah, ikukunin lang siya. So will you allow her na competition sa role or kung ganon? Yeah, if she looks good. I mean, if she has the talent and she looks good, and maybe why not? But of course, I have to ask my husband because it's not only my decision. So it also depends. Sa kanya, I mean, kay Norma, ang gusto niya, pag kinukuha lang talaga siya. Prioritize niya yung, not really studies, family, yung kami as a family, kasi yun yung importante, make more memories with your family. Studies, yeah, I mean, she can do well in school, okay na sa akin makapasa. Not really yung sobrang talino. May importante yung family time and mabait siya sa kapwa niyang tao. Okay. Yeah. Na-mention mo, Beauty Last, sa mga past restaurants na parang you're giving yourself 6 years. Yeah. Ano, na, inaway nga ako ng husband ko, yapag-yapag mo nga, 6 years ka rin sinasabi mo. So, how do you see yourself, Ram? 6 years from now? Well, I mean, 6 years from now, I still like look like Miss Ray, payat, sexy and beautiful, yan yung goal ko. Siyempre, narami na akong nagawang projects, hopefully na magaganda, and I mean, gusto ko mag-retire, but kung meron mang magandang project na I cannot resist, who am I to, you know, who am I to not to say no if maganda talaga. But if kung kaya, I would really wanna retire young and beautiful and while I'm still up there. I don't wanna, ayokong umalis ako na, alam mo yun, yung parang hindi wala, yung hindi na maganda, yung ganun. Gusto ko, pag nakatalikod ako, masaya pa rin ako. Parang if ever na magka-baby number ko ba? Hindi mangyayari yun. Sasabihin na ito. Pinag-uusapan niyo ba ng husband niyo na wala mo na sa kanya? Nandiyan lang siya. Pag-uusapan niyo yung dalawa. Yeah, napag-usapan namin. And honestly, is okay lang sa akin isang baby lang talaga. Yeah, kasi parang, wala na. I mean, mas gusto ko, enjoy na namin yung time namin together, travel, yun. Hindi humilingi yung daughter mo? Humilingi. I got her a dog. Ito. His name is Pipito. He's so guapo. So, okay na siya. Okay na siya sa doggy. Boy and girl. Boy. Yeah, boy and girl na. So, okay na kami. Yes, I am living my best life now. Nakakahiya kasi like I want to adapt for everyone that they could live their best life also, and yeah, I'm living it, and I'm so happy that my husband is very supportive because I could not live my best life without him and the balance. Sinabi ng asawa, timing lang talaga. Timing yung pag-meet namin. Kasi he's at this age na okay na siya, tapos na yung mga kalukuhan niya. At ako naman, I'm at my age na okay na rin ako, tapos na rin. So, nagkita kami right time and a lot of love, a lot of prayers. And wala, relax lang talaga kami. Hindi lang kami nag-aaway. Natatawa nga ako minsan. Balance is the key. He doesn't drink, I drink. So, alam mo yun. So, nagkakasundo kami. And importante talaga sa akin, every after project, I want time off with my family. At least 1 month away. Yan, dito man sa Pilipinas or sa ibang bansa man. But I prefer going abroad as much kung kaya sa budget. Kasi kami lang, walang yaya. Kami lang tatlo. So, yun yung importante sa akin. Excited akong magbiyahe kami abroad. Excited din ako umuwi, balik siya sa yaya. So, balance ang buhay. Because,
my husband is already at this age na hindi ko na, he's not that old, he's not like 70 na nagkaroon na. He's like, I just can't imagine him in 10 years magpapalit pa ng diaper or what. And parang gusto ko naman enjoy na lang namin yung life namin together. And yeah. So more on that, more on dahil sa condition ng husband. Yeah, and also ako rin, I mean, happy na ako sa isa talaga. Yeah, okay na ako kasi ako bata rin naman ako eh.